Lord is good. And His mercy endures forever. Turn with me to the book of Jude. Sabi po, Jude 17 to 25, but dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instinct and do not have the Spirit. But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To others, show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. And then he says in verse 24, this is a doxology, this is a hymn of praise. And you will find this many times in the writings of Paul. And at the end of an epistle, he will have a praise for God. And in verse 24, he said, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Today, I would like to share with you from your bulletin the title of our message, Falling Stars. Mga bituing nalalaglag. Okay? When I was still young, we used to delight ourselves. Nung kami mga bata pa at pagkagabi at maliwanag ang buwan at napakaraming bituin sa langit. Wow! Napakaganda na maya-maya ay mayroong bubulusok na bulalakaw. Ang tawag po namin ay bulalakaw. At sa English, falling star. It is a beauty to behold a falling star when you look at the heavens. Kanya lang, pagka ang falling star na yun, alam mo ba na ikaw ay star? Alam mo ba na ikaw ay bituin? Na nagniningning? Sabi ba, bituin walang ningning. Alam niyo ba na sabi sa Bible, and I believe Daniel said this, and also, I think in the book of Psalms. And sabi po ni Daniel, the prophet, they that are wise shall shine like the brightness of the heavens, and they that win souls like the stars in the sky. You are a star. Amen? Amen? Sa pananaw ng Panginoon, ikaw ay bituin. And God takes pleasure in watching His creation. More specifically, ikaw, dahil you are God's masterpiece. Amen. Lain mo, masterpiece ka ng Panginoon. And so, balikan natin yung falling star. It is a beauty to behold in the night when we see falling stars. Pero kung ang falling star na yon ay hinahambing natin sa isang Kristiyano, it is not a very pretty sight. Isn't it? And yet, as a metaphor,
Alam niyo yung metaphor is figurative speech. Isang talinghaga, maraming beses na pong nangyayari sa church ang tinatawag na falling star. And you know what? Tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, I have been so privileged to be a pastor of many ladies like you. And many of you are really shooting stars. Okay? Many of you are shining stars. Kung hihahambin ko kayo sa ibang mga church, abay, wala kayong kahambin. Kung hihahambin ko kayo sa ibang mga iglesia, I am so glad that I am your pastor. Amen! And I am so proud of you. Thank you, Lord. Ipinagmamalaki ko kayo. Amen! Kaya lang. You are shining stars over the course of the last 21 years that I am here in Hong Kong. I have seen many and I cannot count them already. Kuna mabilang sa dami ng mga tinatawag na falling star. Alam niyo yung falling star, saglit lang niya, ang liwanag niya, ang ganda. Pero maya-maya, wala na. Nang marami sa kanin, siguro may hapong ito, kung tatanungin ko kita, gusto mo bang maging falling star? Walang sino man magsasabi, hindi ko gusto na maging falling star. And so today, nais ko nga na hindi ka malaglag, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, sana hindi ikaw. Ano, isa sa mga bagay na every time I go anywhere, even in the Philippines, I feel so proud because I am a pastor of a congregation na lahat ng member ko may trabaho. Yes. Sa Pilipinas, kalahati ng kumaatin, walang trabaho. Amen. You understand? Yeah. Alos karamihan sa mga member na nandito ngayon, graduate ng university. Amen! Karamihan sa mga miyembro ng mga churches sa Pilipinas, hindi ganon. You understand? Yes. And so, a lot of you are so smart, a lot of you are so endowed with abilities and gifts. And as your pastor, I don't want you to fall away. Kaya lang reality, nakakalungkot, and the most painful part of being a pastor is seeing people who have been with me for the last 15 years and suddenly they fall away. Isa na pinakamasakit sa akin ay yung bang pinagkatiwalaan mo ng napakatagal ng panahon, nagsama kayo sa dusa. At sa dusa at sa lahat ng mga victory, pagkatagumpayan. And then suddenly, mawawala. At mabuti sana kung ang kanyang pagkawala ay dahil sa isang napakalaking bagay, minsan walang kakwenta-kwentang bagay. Kung iisipin mo, para mang ginto na ifinla sa toilet, na lahat ng mga taon na pinagdaanan natin, pinagsamahan natin, ay makakalimutan mo na lamang sa isang iglap. And you are ready to flush all those things in the toilet. Falling stars. There are so many of them. Alam niyo ba na ang pangako ng Panginoon sa Jude? And I tell you,
While I was reading Jude, para bang si Jude sumulat siya sa Lifeway. Itong aklat na ito para sa Lifeway. Ngayong araw na ito para ito sa Lifeway, para sa iyo at para sa akin. And so, sa ang pangako muna, ang ating banggitin, sabi ni Lord sa verse 24, to Him who is able to keep you from falling. The God you are worshiping is able to secure your position. The God we are worshiping is a God who is able to keep you from stumbling. The God you are worshiping is able to preserve you until the day of His coming. He wants to present us before His glorious presence without fault and with great joy. Kaya lang, the same Bible that says these things is the same Bible also that says in 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Sabi ni Apostol Pablo, so the one who thinks he is standing firm, ikaw na nag-iisip na ikaw ay tumatayo na may katatagan, should be careful not to fall. And so, isa lang ang ibig sabihin, bagamat may kapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya kanyang itayo, kayang-kaya kanyang pangalagaan, kayang-kaya kanyang ingatan hanggang sa kanyang pagbabalik, ay ikaw at ako rin ay mag-ingat sapagkat ikaw at ako ay susceptible. Mas Tagalog yung susceptible. Ikaw at ako ay maaaring dapuan ng kung anumang masamang pag-iisip, lalong-lalo na pagka natatouch yung pride. Hallelujah. Ingatan mo na ang sarili mo na hindi ka malalaglag. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Alam mo, ayoko sanang mangyari, ngunit nangyayari. Nais ko mong tumhayan natin ang anim na bagay na sinasabi sa atin ni Jude upang tayo ay hindi malaglag. How many of you really wanted to stand firm? Really, really, really? Amen. Okay. Sabi nila, wala raw nalalaglag. There is no such thing as a sudden fall. Wala raw nalalaglag ng biglaan. Okay? Yung last step is only the last of a series of steps. Yung kahuli-hulihan daw ng pagbagsak mo, na yung babagsakan na talaga, ay iyon ay nangyari dahil bago ka nakarating doon ay mayroong series of steps na ginawa ka para ikaw ay malaglag. Kahit yung magpapakamatay, nabigti siya kasi naglagay siya ng lubid doon sa taas at sinuot pa niya yun sa kanyang ulo bago siya nagbigti. At hindi niyo ba alam, kahit na yung magpapakamatay na tatalon sa building, sa napakarami nating nakikita na mga nagpapakamatay, hindi ka agad tumatalon. Para bang nag-iintay siya ng pulis. At pag naan niya na ang pulis, talaga namang hihikayatin siya na huwag ka na magpakamatay at hihipo na lang. Mahong sinasabi, tatalon ako. At karamihan ay natuloy na dahil nagulas. Ha, kapatid, ngayon mga hapong ito, nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nalalaglag, hindi ka nagbabackslide, hindi ka nawawala sa church nang dahil sa nagdesisyon ka ngayon kagad, ura-ura, dalis na ako. Bye, pastor. Amen. Hindi eh.
Mayroong mga series and series of steps. Kaya ingat ka kapatid. Minsan ang nangyayari yan, unang sama ng loob. Dumating na ako sa bakasyon, hindi man lang ako tinawag ni pastor. Again, hindi na bali. Pitintimen ko siya. So, atin ka pa rin. And then suddenly, nakarinig ka ng mensahe. Si pastor, ako na naman ang pinatutupan. Sige lang, darating din ang araw. The following week, mayroon kang nakagalit. Sumama ang loob mo. Inatangan kayo, hindi kami nangyari. Patong-patong kaya. Ano na itong simbahan ang pinagpahan? And the following Sunday, the last nail in the coffin ni Kanga. Nagpatuwid ka ng buhok. Wala man lang nakapansin na may nagbato sa'yo. And yun na, ang kahuli-huli ang pako. The following Sunday, wala. Gone. For good. Tata. Hasta la vista. Alam niyo, ang number one symptom daw ng spiritual decline are like those which attend the decline of bodily health. Katulad din lang daw ng pag-decline ng ating kalusugan. It generally commences with the loss of appetite. Alam mo, pag may sakit ka, hindi ka magandang kumain. Although mayroon mga tao, kahit may sakit, magandang kumain. Pero kadalasan, pagka may sakit ka, wala kang ganang kumain. Ganon din daw sa life ng isang Kristiyano. Alam natin na may sakit kang Kristiyano pag wala ka ng appetite for prayer, for reading the Word of God, and for attending a worship service. May sakit. Asahan mo kapatid, kung anon ang damdamin mo, it's just a matter of time. You are going to fall. Hello? Amen. You understand what I'm saying? Amen. And so, palaksin po natin ang ating mga sarili. Let us look into six things. Huwag po kayo mabahala. Nakikin nyo, parang seven yata yung nasa tulog. Pero yung number four, dapat number three yan. So, nakahinga ka ng maluwa. Anim lang pala siya. Hindi siya pito. Okay? So number one, falling stars. So that you will not be a falling star. Number one, you should contend against evil concession. Sabi niya, basta ano yung concession? Compromise. Dapat daw ay ipaglaban natin ang ating pananampalataya na tayo ay hindi nagko-compromise. Amen? Now, ito po ang sinabi ni Jude. Alam nyo, ako ay napilitan. Sabi niya, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. Mga kapatid, ang pananampalataya ay ipinaglalaban. Ang pananampalataya ay nino-nurture. Ang pananampalataya ay ini-encourage. Ang pananampalataya ay iniingatan. If you want that you will not fall away, you have to be careful. You have to take guard of your faith. It was entrusted to God's holy people. And then he said, for certain individuals, may mga tao raw, whose condemnation was written about long ago, have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of God into a license for immorality and deny that Jesus Christ, our only sovereign and Lord.
Whether you like it or not, kamakailan po lamang ay nabanggit ko sa inyo. Sa church, laging may damong masama. Hello, are you there? Are you listening? Sa church po, lagi mayroong masamang damo at may mabuting damo. And kanya-kanya pong influenza yan. Okay, and we have to be very discerning. And that's the reason why I'm so glad that the Lord has given me wisdom. Hindi po galing sa akin yon, galing sa Panginoon na magkaroon tayo ng mga cell groupings because I believe that in the cell group, in the atmosphere of cell group, people can be stronger because they belong to a family. And yet, within cell group, sometimes, there are people na ginagamit ng diablo. May ginagamit siya. You understand? Nakakita ka na ba ng perfect na church? Wala. Sabi ng isang member ng isang church, ayaw ko na sa church na ito dahil lahat ng tao hypocrite. Sabi naman ng pastor, tumingin ka sa salamin, meron pang uwang para sa isa pang hypocrite. You understand? And yun, we are a bunch of imperfect people. And if we are not careful, somebody is going to be used by the enemy. Would it be you? 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 Pagagamit ka ba sa kaaway? Hello? Ay si Jesus nga, siya na ang pumili. Hello? Amen. Pero alam niya, sa mga pinili niya, ay may maghuhulas sa kanya. You understand? May binibigyan ng pagkakataon hanggang sa kahuli-hulang pagkakataon na magbago ang isip. The Lord has been kind and the Lord has been giving Judas an opportunity to repent. And so we grew together and this is a mystery to me. And to all of us, ito po ay isang misteryosong bagay na hihahayaan ng Panginoon. And in the parable, sabi niya, hayaan na lumaki silang pareho. Total, darating ang tagani. At pagdating ng tagani, malalaman natin ang tunay. At yung tunay, dadaling sa aking kamalig. Yung hindi tunay, ay bibigkisin at susunod. And so, before the coming of the Lord, there will be a tension. Okay? Nakakita na ba kayo ng porcupine? Yes. Ang porcupine, maraming... Okay? Yes. Ang church daw ay church ng mga porcupines. Matutulis. At pag nagyakapan na yan, kanya-kanyang magkakasakitan. You understand? And yet, wala tayong magagawa, porcupine eh. Hallelujah. In the early 1900s, merong isang church sa Manhattan. Ang pangalan ay Broadway Presbyterian Church. At ayon sa mga nagsasaliksik, ito raw yung kauna-unahang mega church sa US. Tinawag siyang mega church because they have more than 1,000 members. Hindi pa uso noon yung mga movement na marami ang members. Pero pag noong unang panahon, pagka meron kang 1,000 members, wow, that is a mega church. And even today, if you have 1,000 members, that's a mega church. Ngayon, naging 1,000 members sila because they are so zealous in the proclamation of the gospel. And then suddenly something happened
Nagkaroon sila ng meeting and they said, oh, there are so many homeless people in Manhattan. Let us take care of the homeless. And it is a very noble ministry. Napaka-noble ng ministry. And if, kung may kakayahan tayo, and we are already doing that at least in one way or another at the airport. Nagpapakain tayo ng mga bagong dating. And you know what? Nagtataka sa sila sapagkat nung sinimulan nila itong feeding ministry, feeding for the homeless, their attendance dropped from 1,000. In 5 years, they were only 120. Paano nangyari yun? Ang nami-nami nila, 1,000, and then nagkaroon lang sila ng feeding program sa loob ng 5 taon, bumaba ang attendance hanggang sa 120 na lang ang naiwan. Was it because of conflict? Wala naman silang conflict. Bakit? And so, nagkaroon ng malaking meeting, tinatawag ang mga leaders, and it was discovered that the gospel was taken over by the feeding program. Instead na magpahayag ng mabuting balita, na divert ang kanilang attention sa pagpapakain ng mga homeless. And this is what they discovered. The same people they were feeding on the first year were coming through lines year after year. There was no change taking place in their lives. What happened? The decisive point of the battle, which is the gospel of the Lord Jesus Christ, has been replaced. They were so wanting to minister to these people na kahit sa kanilang pagpapakain, nawala na yung prayer time. Kahit na magpasalamat nun sa prayer before meal, hindi na sila nagpipray. Bakit? Kasi sabi nung mga dumarating para kumain, na o-offend daw sila sa prayer. And so they repented, and this is what they found. Free food doesn't transform lives. I'll say that again. Ang libreng pagkain hindi nagbabago ng kaluluwa. The gospel of Jesus is the only thing that can transform lives. Amen. Now, lagi kong sinasabi sa inyo, para na akong sirang plaka eh. Kaya lang hindi ko pa rin nakakita. I don't know. Maraming excited nung una kong in-announce yung ating bagong strategy, birthday ko, alay ko. Sabi nung isa, Pastor, hindi pa kami ready dahil yung nag-birthday. Hindi pa nga niya alam kung siya ay ligtas o hindi. Eh bakit kako na hanggang ngayon ay hindi pa niya alam? Hindi mo ba sinabi? Do you see the problem we have? You see, I'd like to tell you, we have to contend for the faith. Dapat ay ipaglaban natin ang pananampalataya. We have to share it. And the more you share it, the more stronger you become. Amen. You do win souls by feeding them. But feeding can be a point of contact. You don't win souls by having a selfie with them. Sunday after Sunday after Sunday. Itong lugar na ito ay favorite place for selfie. Kung makakapagreklamo ng itong cross, masasabi niya, pwede ba? Palit naman kayo ng lugar. You don't win souls by pasyal. Minsan para bang gusto namin bigyan ng joy ang ating mga bagong bisita, lalo na yung bagong galing sa Pilipinas, pinapasyal natin sila kung saan-saan. But doing the
doesn't win a soul for Christ. Declaration of the gospel will win them for Christ. Amen. Alam nyo, we have to contend for evil, against evil concession. Ang Diablo, lagi siyang may concession eh. Ang gusto mo lagi, marilig ka. And, Panginoon ko kapatid, normal lang na mayroong conflict sa church. Pwede ba natin gawin na, isipin na, normal lang na hindi tayo magkaintindihan. Ilocano ka, Pisaya ako. Normal yun. Ang pigsa sa amin, pigsa talaga. Ang pigsa sa inyo, pananampalanaya, di ba? Lakas ko lang, lakas. Eh, kahinaan sa amin yun. It is a normal thing na hindi tayo nagkakaintindihan. It is a normal thing na sasaktan ko ang damdamin mo. It is a normal thing na sasaktan mo ang damdamin ko. Maalaala nyo, si Juan, the sons of thunder, James and John, were trying to move themselves up in the hierarchy. Nag-request sila, isinama pa ang nanay. Sabi ng nanay, pwede ba paupuin mo sa iyong kanang kamay at sa iyong kaliwang kamay ang aking mga anak pagdating mo sa langit. And Marilia, mababasa mo at at the end of that passage sa chapter, galit sa kanila ang 12 of yung remaining apostles. Pero hindi mo makikita na nagkahiwa-hiwalay sila. Do you understand? Si Apostol Pedro, pinamukhaan ni Apostol Paul. Sabi ni Paul, itinuro ba ang kanyang daliri? Napaka-ipokrito mo! Sabi sa Book of Acts. Okay? Ay, tunay naman, talagang hypocrite si Peter nung panahon yun. Nakita mo ba na umimik si Apostol Pedro? Lamya ka. Hindi siya umimik. And makikita mo sa sulat niya sa kanyang sulat sa 1 Peter, pinuri niya si Paul. You understand? Pwede ba? Huwag kang touchy. Pwede ba? Huwag kang malamya. Pwede ba? Huwag kang maramdam. Ipaglaban mo ang pananampalataya. Amen. Dito ka hinuhubog ng Diyos. Amen. Dito ka lumalakas. Yes. Dito ka umiiyak. Amen. Dito ka nagkakaroon ng inspirasyon. Yes. Dito ka nagsasabi, Panginoon ko, ngayon lang nakita ng aking mga mata. Nabuksan ang aking damdamin. Nabuksan ang aking pananaw. Dito ka nagkakaroon ng pag-asa. Tapos sa walang kabagay-bagay, nasa na sinasabi ng Panginoon, kayo ay magpatawaran. By this shall all men know that you are my disciples if you love one another. Amen. And yet, aayaw mo na ikaw ay malalapit. Laging sinasabi ng karamihan sa akin, which is really crap. Pahinga muna ako, Pastor. Saan ka magpapahinga? Anong pahinga ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, pagod na pagod ka sa pagsisimba. Ang ibig mong sabihin, pagod na pagod ka sa pagbuburi sa Panginoon. Hindi. Hindi pahinga yan. Ang tawag dyan ay pride. Na nasasaktan at aayaw isuko sa Panginoon. Yeah. You understand? Amen. Hallelujah.
Are you a bright shining star? Or you are already a falling star? I do not know. Whether you like it or not, you are going to be hurt. Okay, sabi sa katabi mo, you are going to be hurt. Okay? When the time comes that you are hurt, remember, sometimes and most of the time, okay? Most of the time, God wants you to be hurt. Yes. It is because when you are hurt, you learn. Yes. When you are hurt, you became strong. Yes. How many of you dito na may tatlo na anak mo, apat? Nagtataas ka mo. Hallelujah. Yung nakakatatlo na anak na, how many of you believe na yung unang anak masakit? Masakit, di ba? I tell you, sa lahat daw ng pain, yun ang na-experience ng isang babae na pinakamasakit. True or false? True! Pero yung pangalawa, hindi na masyado. Yung pangatlo nga, parang wala na lang. Pagkatapos mo mga anak, babangon ka na kagad. Medyo gagawin mo ako. You understand? Yes. Do not be afraid to be hurt. Yes. Ang problema pa dito, hindi ka naman sa akin galit, pero galit ka rin sa akin. Bakit kaya? Climb yun. Sino yung nagsasabi sa akin, sir, talaga ko'y blessed na blessed. Hallelujah! Pero pagka nasaktan na, iyon ko na sa church na iyon. Alam mo ginawa sa iyo ng church? Galit ka lang, hindi ka binayaran. Isang tao lang hindi nagbayad sa iyo. Kasi lahat ko lang utang sa iyo. You understand? Sabi po ni John Calvin, those who fall away, lahat ng nalalaglag, may have never been thoroughly imbued with the knowledge of Christ, but only had a very slight experience and a passing taste of it. Yes. Kaya, oh mga kapatid, simula kahapon, nakalain mo kahapon, 26-6 ang bisita namin. I think apat sa kanila tumanggap sa Panginoon kaninang umaga. I think anim ang tumanggap sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, itong mga tumatanggap sa Panginoon, responsibilidad natin lahat. Lalong-lalo na ng cell group leader na huwag mong isipin na dahil tumanggap sa Panginoon, minsan nga tumatanggap sa Panginoon, hindi niya alam kung ano ang tinanggap niya. Yes. Kailangan ng follow-up yun. Kailangan yun na kakausapin mo. And many times, hindi nangyayari. Pinababayaan natin, and then, ang example pa natin, tayo-tayo nag-aaway. Hello? Hallelujah. Hindi ako makaalis sa number one eh. Sabi mo, move on ka na, Pastor. Naalis ko naman ako mami yung bebe. This brings us to number two. So that you will not fall away, be warned of retribution. Para hindi ka raw malaglag, i-warn mo ang sarili mo na laging may retribution, may consequence, may punishment. Yes. Tingnan nyo ito. And the angels who did not keep their positions of authority
but abandoned their proper dwelling. This he has kept in darkness, bound with everlasting chains for the judgment on the great day. Now, ang mga anghel now na hindi nila iningatan ang kanilang posisyon ng authority, na inabandonan nila ang kanilang pamamahay. Ang mga ito raw ay inilagay ng Panginoon para sa dilim, bound with everlasting chains for judgment on the great day in a several way. And on a great day. Now, tatanungin kita, kung mga anghel, alam niyo yung mga anghel, kasama na ng Diyos yun eh. Na sila ginagawa din sa langit, kundi kumanta, purihin ang Panginoon, holy, holy, holy is the Lord. They are messengers of God. They are messengers of purity. And yet, one third of the heavenly host fell. Okay? May nagdala sa kanila ng rebellion at ang pangalan niya ay si Satanas, the angel of light. Mga anghel na ito, kapatid, nalalaglag pa. How much more for you and me? Ingatan natin ang ating sarili. Ingatan mo ang mga ang position mo. And sabi dito, do not abandon your proper dwelling. Naniniwala ako? Naniniwala ka ba? Dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito sapagkat siya ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Amen. Hindi ka dinala dito ng kaibigan mo. Ang kaibigan mo, ginamit lang na instrument. Amen. Dinala ka ni Lord dito sapagkat ako lang siguro ang pastor na makapagmamanso sa'yo. Amen. Naniniwala ako dyan. You see, God is the architect of our faith. God is the architect of the church. Yung iba, doon niya pinadadala kay Pastor Ness. Kasi malala na, mayroon ng demon something-something. Eh, wala akong gift nun. Si Pastor Ness, nagpapalayan sa mga diablo. Eh, yung mga pinadadala doon, may mga diablo. Pinalalaya ng Diyos. Ikaw, pinala ka ng Panginoon dito kasi antikas ng ulo mo. Eh, magaling ako roon. Si Lord ang magaling, hindi ako. Amen. Hallelujah. Yun ang gift na. Kasi God has given us different gifts. Si Lord ang nag-a-apportion. Yes. Hello? Amen. Dinala ka ni Lord dito dahil akma ka sa akin. Amen. Ang ibig sabihin nun, isi, alam ni Lord kung kaninong personality ka mapagbabago. Siya ang mayroong, siya ang architect ng church. Amen. Kaming pastor, salita lang ng salita. Okay? Kaya, ang sabi, isasabi ko sa inyo dito, para hindi ka mag-fall away, be warned of retribution. Laging may punishment eh. Laging may consequence. Tulad na sinabi ko sa inyo, ay, napakarami na. And I tell you, some of them really caused pain in my heart because I know na these are very talented people. These are very people that God has used in the past, and then suddenly, dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay minsan, hindi lang napagbigyan ng request sa kalaluan. Hindi lang na welcome dahil bagong galing sa Pilipinas. Ingat kayo na mga between 50 to 60. Hanggang 70. Nagtatawa kayo. Alam nyo ba na pagka 50 years old ka na, and then going to 60 and even more than 60, whether you like it or not, insecurity creeps in. You have many things in your head, your future, your health, and lalong-lalo na kung wala ka pang asawa. I can understand that. The insecurity is so severe. Whether you like it or not, lahat po tayo may insecurity.
Si Lord lang ang nagbibigay sa atin ng security. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo may fears. And minsan, yung disappointment mo, dahil wala namang ibang lalaki dito, kundi ako. Ako ang napagbubuntunan mo ng sama ng loob. Praise God, meron tayong isang lalaki ngayon. You understand? My friends, hallelujah, let us be warned of consequence. Ano kaya mangyayari pagka ipagpatuloy ko itong aking damdaming nararamdaman? Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago sa bundok, gusto kong magwala. Hallelujah. There will always be a consequence. Sa dami na nang umalis dito sa LifeWay, and I cannot even count them. I have never heard from them already. They were just gone. Siguro, of course, in-unfriend nila ako. Kaya lang, kahit na in-unfriend mo ako, maaari pa kitang makita. Igo-google ko lang ang pangalan mo. Pero nga, hindi ko makita eh. Hallelujah. Meron pong isang lalaki, pangalan niya ay si Clay King Smith Jr. Si Mr. Smith, he killed 5 innocent people. May pinasahi siyang 5 katao, 2 babae, 3 bata. Pinatay niya ang 5 ito one evening when he was very high on drugs. Now, lagi na natin, palagian na natin naririnig ito sa Pilipinas, sa Amerika. Halos araw-araw naririnig natin na mayroong mga ganitong mga bagay na re-rape dahil sa high on drugs. And yet, pag talagang nalaman natin yung kwento kung bakit na nagdroga itong lalaking ito, it gives us a pause for a moment and begin to meditate. Sapagkat si Mr. Smith, in-interview siya ng isang reporter sa Department of Corrections. Isang taon na ang nakalipas nung siya ay nakapatay. Hindi pa rin maipaliwanag ni Mr. Smith kung bakit siya pumatay. Kanya lang, isa pang napaka-interesting na bagay na malaman mo. This is a stark contrast to a man that Smith used to be. Clay King Smith was once deeply religious. He even attended Central Bible College to become a preacher. How is that possible that a guy who once knew God can kill 5 innocent people? It's because of the drugs. But what? Why is it that this guy took drugs? Ang sabi ng nag-interview dito, but I do know that Clay King Smith went from being a man in the Bible College pursuing ministry to a man on death row waiting for execution because he failed to live a life with no exceptions. Alam niyo, pag nasa Panginoon ka na, non-negotiable ka na. Dapat. Kaya lang, there are many things in life, in our life that we allow. Inaallow natin na ating sarili na tayo ay ma-pollute. Inaallow natin ang mga pagkakataon at yun ay paunti-unti hanggang sa kahuli-huli ang pagkakataon hindi mo na alam. Nagagawa ka na ng isang kasalanan na wala ng pagbalik. Clay Smith lived with regret until the day he faced eternity because a decision that he made. Smith, alam niya si Smith, nag-repent siya. Hingi siya ng tawad sa Panginoon doon sa pulungan, kanya lang, at sabi ng miyakda nito, he will never stand behind the pulpit and proclaim the word of God because he made an exception that ruined his life for eternity. Isang decision lang ang gagawin mo and your life is going to change forever sometimes. You understand? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Take care.
Baka ikaw na ang susunod ng comments. Let us move on. Number three, beware! Beware of rebellion! In the very same way, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their own bodies, reject authority, heap abuse on celestial beings. Even na, may kadusong dito, in-raise ko dyan sa inyong kwanta kasi mahaba, na si Archangel Michael daw, hindi nakipag-away sa Diablo patungkol sa katawan ni Moses. Hindi man lang niya sinabihan ang Diablo ng any condemnation, but said the Lord rebuke you. Yet these people slander what they do not understand, and the very things they do understand by instinct as irrational animals do will destroy them. Woe to them. And then he said, they have taken the way of Cain. Alam natin ang ginawa ni Cain. Pinaslang niya ang sarili niyang kapatid. Now, nung unang panahon, sa ating panahon ngayon, heinous crime yan. Kapatid mo, kapatid mo. Na, anong dahilan kung bakit niya pinatay ang kapatid niya? Jealousy. Dahil nga hindi tinanggap ng Panginoon ang kanyang alay, ipinagpalit niya ang kanyang mga vegetables sa buhay ng kanyang kapatid. Walang pinag-ibahan sa kasalanan ginawa ni Jacob. Ibinenta niya ang kanyang birthright ng dahil lang sa isang kongi. Yan si Isaw pala. Okay. Si Isaw, binenta niya ang kanyang birthright ng dahil lang sa isang bowl of kongi. Minsan, nakakalungkot. Hindi nyo alam kung anong damdamin ng isang pastor eh. Ang damdamin namin na ikaw ay ang damdamin ko ay ikaw ay lumago. Gusto ko makita na you will become a strong woman. My dream is that you will become a financially, meron kang magkakaroon ka ng financial freedom. That you will be used by the Lord in greater measure. Amen. And then suddenly, minsan para bang I let down myself. I was a failure. Every time one of you let go and fall away. Diyan, mingi ako ng tawa sa Panginoon. Lord, hallelujah, may laglag na naman tayo. You will never understand that. Perhaps, if you are a cell group leader, you will understand a portion of that. Diba naman din, pagka nagbuusan mo ng panahon, kinaon mo, sinundo mo, kinakain mo, kinausap mo, kinapray mo. And then suddenly, gone. Just like that. Now you know. Multiply that 100 times because you are more than 100. With my frustration. Do you understand? Amen. Pero mga isang kong kwento, okay lang kayo? Amen. Gusto ko magtagal tayo kasi alis ako mami. Amen. 3 weeks pa bago tayo pagkita ulit.
Take your time, Pastor. Okay. Point taken? Pero kung I don't know kung kilala niyo si Stalin. Si Stalin ay resident ng USSR before. Siya ay disciple ni Lenin. Siya ay isang communist Marxist. He is one of the most ruthless leader of the Soviet Union. Si Putin ngayon, maraming namamatay na kaaway niya sa politika. Yeah. Hindi alam kung sino pumatay. Si Lenin, nung unong panahon, talagang ipinapapatay niya. Hindi niya itinatago. He was a dictator. Now, sa isang memoir ng kanyang anak na si Svetlana, ay nabanggit niya doon na ang tatay niya, nandun siya nung ang tatay niya ay naghihinga nung mamatay na dahil sa tandaan. And sabi niya na, I was beside his bed and suddenly my dad, for whatever reason and for whatever strength, tumayo. Nakupo sa kama at nagmura sa Diyos. Minura niya ang Diyos and I can see his face doing like that. Ganun na lang ang galit niya sa Diyos. And then sabi niya, after a few moments ng kanyang pagmumura, he fell on the bed again. And by this time, he was dead. What a tragic way to death. To die. Na minumura mo ang Diyos. And talaga naman ganun. And mga kapatid, hindi ko alam. Isang bagay na nais kong malaman mo patungkol kay Lenin, kay Stalin, is this. Bago siya naging communist dictator, he was a member of the Lutheran Church. And he was a very, very passionate, sabihin na natin, disciple of Christ. And alam mo ba na he was on his way. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang seminary studies when he just decided that he will become a communist. Until the end of his life, he was cursing God. My friends, ingat ka dahil ngayon siguro ay napaka burning ka sa Panginoon. I pray na you will sustain that by reminding yourselves. Hallelujah. There are many occasions I am tempted to go the wrong way, especially when I am discouraged. But I always remind myself, wow, yung mga investment ko sa Panginoon, yung mga bagay na nangyari na, and I just begin to remember the goodness of God, ang kabutihan ng Panginoon, ang ginawa niya sa akin, ang kanyang pagliligtas, ang mga biyaya, ang mga opportunity na akin ang naranasan. And suddenly, all that rebellion dissipates. Hello? Tagal ko nang hindi nasasabi sa inyo, I used to be open to this once. There are many times that, hindi ko lang mabilang how many times I have fallen in and out of love for my wife. And sa mga bagong nakakarinig, abay, nanggigilala sila na pwede pa lang mag-out of love si Pasko. Hindi ako naniniwala na everyday passionate ka sa asawa mo. There are times you're going to be discouraged.
Hello? Amen. Let's be honest. But during those times, pagka ako discouraged, kayo yun, or, titingnan ko lang yung album namin, okay na ako. I remember that I married a unique woman. And then I begin to forgive. Ikaw din. Pagka may kamisunderstanding ka, o ka muna, isipin mo yung mga bagay na ginawa sa iyo, no? Nag-uutangan pa kayo. Walang ilang beses kanyang pinahiram ng pamasahin. And then sasabihin mo ko, later lang, hindi naman pala siya ganun kasama. Napakarami sa atin, hindi natin dina-value yung friendship. Sabi ni Lord, ang relationship daw natin ay higit pa sa relationship natin sa ating mga kadugo. You know what? Kasi ang dugong nananalay tayo sa iyo is the same blood that Jesus gave for all of us. And that is the most important thing. Iwanan na natin yung number 3. Praise God, number 4 na tayo. Amen? Number 4. Be concerned of reputation. Sana ay ma-concern ka, kapatid. Ang reputasyon mo, hindi lang reputasyon mo ang pinangangalagaan mo. Ang reputasyon ang pinangangalagaan mo ay reputasyon ko din. At reputasyon ng iglesia. At higit sa lahat, reputasyon ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Now, bilangin ninyo kung ano yung mga ilang reputasyon niya na nilagyan ko ng line. How many reputation? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam mo, siguro kaya ayaw kong i-preach itong book ni Jude. Ang sakit niyang magsalita. Hindi mo makapansin. Sabi niya, sila mga dungis ng inyong kasiyahan sa pag-ibig. Woo! They are blemishes of your love feast, eating with you without the slightest qualm. Ano ibig sabihin nun? Nakikikain sa inyo! Walang kimi! Hindi nagko-contribute! Ayaw maghugas ng pinggan! Pagkakain, nawawala na kaagad. Sabi mo sa katabi mo, pakain ka naman. Ang sunod, shepherds who feed only themselves. Para sa self-group feeder yata ito. Shepherds eh. Walang pinakakain kundi ang kanilang sarili. I don't believe that. I have the most wonderful cell group leaders. You're not like that. Yes. Ang alam ko, nauubusan kayo ng allowance dahil sa kakakabahay. Sila raw ay mga ulap na wala namang ulan. Akita na kayo ng ulap na walang ulan. Ano yung isipin mo? Parang ulap na walang silbi. Blown along by the wind. Mga autumn trees. Dapat sana, pagdating ng autumn, ay magsisimula ng mamunga ang mga trees. But without fruit and uprooted. Wala daw bunga at binunot na. And then, twice dead. And then, pang-apat, ang pang-lima, wild waves of the sea
mga alon na wild, foaming up their shame. And then the last but not the least, mga wandering stars, mga ligaw na bituin. Amen? For whom the blackest darkness has been reserved forever. Kapatid, every now and then, siguro, kada buwan meron akong pinagsasabihan. Kung ikaw ay isa na sa pinagsabihan ko, huwag kang magagalit. Kasi hindi lang ikaw, marami. I think every month, mayroon akong sinasabihan. Every now and then, I said on Facebook, "Sister, pakialis mo ang iyong posting." And then, ang sagot sa akin, "Ayan, masal, bakit?" Eh, sabi ko, may masasaga sa akin. Sino? Ano, minsan, yung mga pinopost mo minsan, wala sa'yo yun, wala sa iba. Karaya lang, hindi lahat. And lalo-lalo na kung meron kang misunderstanding sa church, kahit nung ipost mo, misunderstood ka. At kung nais ko na ginagawa ko ng paraan na kayo ay magkapate or ano, nasabihan kita, pakialis mo muna yung iyong pinupost na yan. Kasi kung ako si, ano, nasamaan loob ko sa'yo. And Sam, hindi mo nakikita yun. Nakikita ko. Huwag ka masasaktan. Ako ang pastor ko. Hello? Amen. Iniingatan ko ang reputasyon mo. Iniingatan ko na hindi kayo magkaroon. Amen? Amen. Hindi lang ikaw. There are a lot. And minsan, yung iba, wala namang ibang dahilan, kundi, pakiramdam ko lang ay inappropriate siya. Para sa isang mananampalataya. And, you see, minsan hindi tayo aware, para bang ang Facebook ay private sanctuary natin. Hindi. Napaka-public po niya. Hindi lang public, universal siya. Kahit anong i-post mo dito, makikita sa Middle East, makikita sa America, makikita yeah. Kahit saan. Yes. You understand? Eh, magugulat ka. Alam niyo, this week, I was so feeling under attack. Kaya nga nalang ko nun sa posting ko, "We are under attack." Okay? Dahil sunod-sunod eh. Ano nga mangyayari? Sunod-sunod mga mangyayari. And alam nyo, hindi katulad niya ko. Kayo, pag sinag-design kayo ng alis na ako! Boom! Wala na. Ako, hindi ako makaalis! Pupunta ako sa Palawan bukas, mamaya na ang trip ko. Kailangan ayusin ko ang bulletin ninyo for the whole 3 weeks. Kailangan ayusin ko kung sino magsasalita. Kailangan i-assign ko kung sino magbubukas, sino maglilinis, sino gagawa nito, sino gagawa niyan. At minsan, hindi ganun kadali. And then, wala po, napakaraming alingas-ngas. Parang ayaw ko nang pumunta. Nang dahilan sa inyo. You understand? Hindi ako yung demo ng pastor na, "Hala, maglabo-labo kayo!" How many of you loves the church? Amen! Amen! If you love it, I love it too. Do you really love the Church of Jesus Christ? Amen!
You are the church of Jesus Christ. And be careful, sabi po ng Panginoon, he that destroys the body, I will destroy. Ingat ka kapatid na ikaw ang pagmumulan ng lahat. And minsan hindi mo alam ginagamit ka ng diablo eh. You understand? Let us be careful. Let us protect the reputation of the church, your reputation, the reputation of the Church of Jesus Christ, and the reputation of God. The last na ba? Sige pa. Second to the last. At least may last na. Second to the last na. Fear the Lord's visitation. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi niya, see the Lord is coming with thousands upon thousands of His Holy One to judge everyone and to convict all of them of all ungodly acts that they have committed in their ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against Him. These people are grumblers, fault finders. They follow their own desires about themselves and flatter others for their own advantage. Huwag daw po tayong pareklamo. Huwag daw tayong fault finder. Hallelujah. Do you still remember your first date? Naalala mo po ba yung kauna-unahang date mo? Tandang-tanda ko pa. Okay? Yung aming unang date ni Lord. Hallelujah. Di namin maubos-ubos yung pagkain namin sa katipitik sa bawat isa. Merong isang babae, kauna-unahan niya ang date. Okay? And so, ano siya? Cloud 9 or cloud 10? And so, dahil kauna-unahan niyang date, hindi siya pumasok sa trabaho nung araw na yun. Excited eh. Sabi niya, kakaunin ako nung guy, napakadumi nung aming loan, so ayoko magkaroon ng bad impression sa akin yung guy na yun. Gusto ko pa naman ang guy ngayon, forever. Char. So, hindi siya pumasok, naglinis siya, and then, pagkatapos niya maglinis ng kanyang apartment, she went out that afternoon to have her hair done. Wow. You know, first day, kailangan na impressive, maganda ang buhok dapat, so nagpatuwid si... Anyway, nagpa-manicure din siya, nagpa-pedicure din siya, and pagkatapos niya magawa yun, dumaan siya sa isang mall, bumili siya ng kanyang outfit. Bumili ng sapatos, bumili ng evening dress. Pang fine dining to eh. Di ba? Okay. And so, pagdating niya sa bahay, she put on her makeup, put on her best dress and shoes, and made ready for her date's arrival. She waited. And she waited patiently. Ewa, alam niyo naman yung story. After waiting for 1 hour, sabi niya, hindi na darating, sa oras na ako nag-iintay eh. So, sabi niya, I'm not going to feel sorry for myself. She took off her dress, threw it somewhere, let down her hair, lalis niya yung kanyang mga, delegay sa kanyang hair,
and let it down and put on her pajamas. And he took all the favorite junk food from the pantry, sat down, and watched TV with her dog. Ah, hindi pa nagtataga, siguro mga 10 minutes lang, somebody was knocking on the door. Okay? Pagbukas niya, wow! Yung ka-date niya, at niya na! Sabi ng ka-date niya, oh my God! I gave you extra 1 hour and you are still not ready to go. Kung si Leonor yun, 2 oras. Ang lead time. Pero ito sabi niya, binigyan na rin ng 1 oras to prepare and you are not ready to go. My friends, we have a date coming. Hello? Alam mo ba na mayroon tayong date na darating? Amen! Do not allow these petty things to distract you. Huwag ka kaagad magbibihis, kapatid. Hintayin mo magdamag. Hintayin mo, darating siya. Amen! At ipinangako po sa iyo, He is coming very, very soon. If you are going to wait for Him the way He wants that you to wait, you will never fall. Amen. Hindi ka malalim na. Last na nga. Last na yun. Okay? Number 6. If you do not want to fall like a falling star, you must engage in edification. Say that word with me. Edification. Ano ibig sabihin ng edification? Pagpapalakas. Strengthening. Okay? In the last times, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are people who divide you. Okay? Ang mga tao daw ito ang nag-divide sa inyo. Pakisabi sa katabi mo, sana hindi ikaw. Sana hindi ka matibay. Who follow merely natural instincts. Natural instinct. Alam mo, kahit na normal na may conflict sa church, alam, hindi siya comfortable eh. Siyempre, dati magkatabi kayo, ngayon, nandun ko na sa ibang kabila, dito ko na sa kabila. Or maybe, morning service ka, afternoon service ka. Hello? They follow mere natural instinct and do not have the spirit. Because you know why? If you have the spirit of God, it is so easy. Hallelujah. The hardest word to say, I'm really sorry. And mean it. Madaling magsabi yan, I'm sorry sa text. I'm sorry. Pero ang dating nun sa kabila, I'm sorry. Hello? You understand? Kaya pagka nagsasabi ka ng sorry, face to face. Kasi, tinitigan ka sa mukha. Eyeball to eyeball. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith. Palakasin mo raw ang sarili mo. Build yourselves up in your most holy faith. Praying in the Holy Spirit. Keep yourself in the God's love as you wait for the mercy of our Lord. And then, he said, be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To others, show mercy. Mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Alam mo, pagka you are guided by the Spirit of God,
pati yung galit sa'yo, mahahamag ka sa kanya. Yes. Hindi siya eye for an eye or tooth for a tooth. Yes. Ang tanong ko sa iyo ngayong hapong ito, ikaw ba builder o wrecker? Alam niyo yung wrecker? Yung wawasak ng mga building, tawag doon, wrecker. And I just want to finish this off by reading to you a poem, isang tula. Sinulat ito noong 1993 and it is very, 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 very significant sa atin ngayon. Ang pamagat po, are you a builder or are you a wrecker? Listen to me. Ikaw ba nagtatayo? Ikaw ba nagbibuild o nagde-destroy? And I want you to listen. As I watched them tear a building down, a gang of men in a busy town, with a whole hip-ho and a lusty yell, they swung a beam and a sidewall fell. I asked the foreman, are these men skilled and the men you'd hire if you wanted to build? He gave a laugh and said, no indeed. Just common labor is all I need. I can easily wreck in a day or two what builders have taken years to do. Di mo alam kasi yung mga building na pinaguguho nila dito sa Hong Kong, kung minsan ang katayog ng building, iguguho nila yun sa isang iglap lamang, lalagyan nila mga dinamita, controlled explosion. And the building is going to go down. Because they want to put up a new building. Now, maybe the builders that built that building, built it in a year or two. But records is going to destroy it in just a day or two. Minsan, yung pinaghirapan natin ng napakatagal ng panahon, napakadali natin sirain sa isang iglap lamang. You understand? Ang tanong ko, are you a builder or are you a wrecker? Now, which of these roles have I tried to play? Am I a builder who works with care, measuring life by rule and square? Am I shaping my work to a well-made plan, patiently doing the best I can? Or am I a wrecker who walks to town, content with the labor of tearing down? Lord, let my life and my labors be that which will build for eternity. There is so much at stake. This week, I just want to encourage you something. When I wrote, "We are under attack," I was just thinking of a few people that will pray with me. Akalain mo that post generated 500, more than 500 responses. More than 200 promised that they will pray with me. Even people that I haven't heard for a long, long time. And some of them called me over the phone and prayed with me in an instant. In 2 days, I felt that the cloud of heaviness hanging on my shoulder just lifted up. My friends,
If we could only be like this. In whatever issues that we have in church, we will gather people and say, let us pray. Yes. Kahit na anong issue meron ka kapatid, sana ganun ang damdamin na tayo ay manalangin. Alam nyo, pag may gagawin ng Panginoon, hindi pwedeng walang katapat na pagkilos ng Diablo, pag ayaw niyang magtatagumpay ka eh. Ayaw na Lord, ng Diablo na magtatagumpay ang life eh. Yes. Ayaw ng Panginoon na magtatagumpay ka sa iyong pamilya. Kaya mag-ingat ka. Ayaw ni Lord na lalago ka. Ayaw ni Lord na ikaw ay magkakaroon ng katapatan sa ministry. Ayaw ni Lord, anything that will move you forward, the enemy doesn't like. He wants to push you on the backside and cast you in oblivion. Yeah. But you know what? Di ba sabi natin? God is our refuge and strength. Yeah. He is our present help in times of trouble. Alayin nyo, napakabuti ng Panginoon. We said we will only sponsor 150 pastors. God has brought us a lot of people that will help. Alayin nyo yun. I have to inform Pastor Jonaber we can sponsor another 25. So 175 na, malayo, pagdating namin nun, pwede na ng 200. Hallelujah. Hindi ba rin, I'm so excited because itong mga kasama ko, yung unang nagsabi, apat lang. Kaya ngayon, lima na kami. Ngayon, anim na kami. May magse-seminar na hanggang gabi. Okay? And these people, I didn't call them. They just saw a vision. Again? Hallelujah. Even smart Pinoy. Alam mo, smart Pinoy, kahapon, may nag-text sa akin si Greg Matubis. Sabi niya, Pastor, we are going to give 10,000. Peso? Ewa. 10,000 peso para lang sa merienda raw. Ng mga pastor. Di naman sa mga 10,000 piso. Napakarami ng burger. Amen. Amen. Then may nagpapahawal, Pastor. 500 for your... And these are people from other churches. Hello? Amen. You see, when God, kapatid, you and I are part of a greater work. Siguro nakikita mo, late lang yung church natin. But God is going to do something. Yes. Amen? So huwag kang maramdami. Nagpakasala ka! Hello? Yes. Huwag kang mahinang klase. Kunti lang sinundot ka lang ng kaunti at sakit-sakit na. Paano na lang kung ibibitay ka na? Darating ang panahon, there will be persecution. Yes. You understand? Amen. And it is just a matter of time, kapatid, kung hindi ka maninindigan, hindi mo palalakasin ang sarili mong pananampalataya, you are going to fall. And you will just be one of the long, long list of casualties never to be remembered again. Hallelujah. Falling stars. They shine brightly and they fall. Sana po, hindi ikaw yun. Ah, kapatid, panindigan po namin ang pananampalataya. Okay? Amen. Hallelujah. Huwag kang mahinang klase. Huwag kang balat sa buhay. Huwag kang balat sa labo.
Huwag kang papaya na hilaw. Sinundot lang ng kaunti, biyak na. Paano kung darating yung panahon na katulad sa Syria, tatakbo ka? Makakasurvive ka kaya? Paano sa mga darating na pagsubok pa sa buhay? Kung hindi mo paninindigan, alam mo kapatid, kaya mo yan, nilagyan ka ng ability ng Panginoon eh. Yes. Huwag mong hayaan na mangyari, makapangyari ang tinatawag na pride. Amen? So, pwede ka lang tumayo. Kami tinuko natin ang isang awit. Lord, I come to you, let my heart be changed. Close your eyes. I want you to hear the word of the Lord in your heart. What is your place here?
Ano ang lugar mo sa pamamahay na ito? Dahil ay matagal ka na rito, naging bahagi ka na ng iglesia. There is no doubt, nagpala ka ng Panginoon sa lugar na ito. There is no doubt, hallelujah, dito ka, nakasumpo ng kapayapaan, inspirasyon. Kapatid, huwag mong sayangin ang mga panahon ngayon. Huwag kang ma-discourage. There will always be conflict. There will always be trial. There will always be temptation. But the Lord wants you to rise above these things. And here is the Lord of the church. Siya ang may-ari ng iglesia. Sinasabi niya sa atin, mahal mo ba ang iglesia ko? Do you love my church? This is not my church. Kapatid, hindi ako may-ari ng iglesia nito. Si Jesus lang ang may-ari ng iglesia. Siya ang namatay, nagbuwis ng buhay, naglaalay ng kanyang dugo para sa iyo at saka para sa akin. Ngayon ang habon ng Panginoon, mahalin mo ang mahal ko. Mahalin mo ang minahal ko. Mahalin mo ang kapatid mo na maging siya man ay pinagbuwisan ko ng buhay. Mahalin mo ang taong minahal ko. Mahalin mo ang pinaglaanan ko ng aking buhay. Palakasin mo ang iyong pananampalataya. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Hindi ko alam, I don't know. But many of you are here. And you know the Lord is speaking to your heart. And as the Lord is speaking to your heart, I do not know also. But I want to pray with you this afternoon. Lift up your hands, whoever you are. Kung sino ka man, gusto mo na maging bahagi ng pagpapalakas ng mga taong mahal ng Diyos. That you are going to be a part of these people that will edify. Gagawa ka, kikilos ka. Maring ikaw ang maging point of reconciliation. Maring ikaw ang magiging gagamitin ng Diyos na tulay. Sanhit na nakakarami, hindi ko alam. And yet, you know and understand that the Lord is calling you to a higher ground. Hallelujah. Kapatid, this will also ensure, ini-ensure ng Panginoon na hindi ka malalaglag. You who are afraid of falling, and some of you do not even know, you are just on the verge of falling already. I pray that the Lord is going to reveal these things to you. Na bahagi ka ng higit na nakakarami. Do not be selfish. Bahagi ka ng higit na nakararami. Ang desisyon na gagawin mo is going to affect many lives. I pray that the Lord is going to humble all of us this afternoon na tayo ay bahagi ng isang napakalaking gawain ng Panginoon. Sana ay hindi tayo gamitin ng kaaway. And so again, I'm going to pray in a few moments. If you want to be a part of loving the church whom God loves, lift up your hands and let us pray. Let us pray. Panginoon, ikaw na nakakaalam ng buhay ng bawat isa. Lord, I pray. Lord, dalangin ko na walang sino man sa dakong ito, ngayong hapong ito, na magiging falling star. Lord, I pray that you will preserve your people from falling. I pray, Panginoon, na walang malalaglag. Lord, nadalangin ko yung mga nasa bingit ng bangin, Panginoon. Inilalangin ko yung nasa bingit ng paglaglag. At dalangin ko, Lord, na magising sila. Dalangin ko, Panginoon, ang mga parang nagpapakamatay sa kanilang mga sarili.
Dalangin ko, Lord, na magising sila at makita nila, Panginoon, ang kabutihan mo. Lord, ikaw ang may-ari ng iglesia. Sa iyo ay iniaalay ko ang bawat isa. Lord, katulad ng dalangin ng aming Panginoong Jesus, that none of them, Lord, none of them will be lost. That we will be one, even as you and the Lord Jesus Christ is one. Father, I pray that this prayer will be a reality. Na magiging real ang prayer na ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang nagsabi, Lord, by this shall all men know na kami ay iyong mga disipulo if we care for one another. If we really love one another, I pray that you will break down walls in the name of Jesus. Amen. Preserve mo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami dahil napakarami na, Panginoon, ng mga kaluluwa na nadi-discourage nang dahil sa aming mga attitude, nang dahil sa aming mga ipinakikita. Lord, alangin ko na wala na malalaglag pa. Lord, I pray that you will preserve your star, that they will shine brightly. Lord, lahat po ng conflict, kung anuman meron, sa ngalan ni Jesus. Lord, I pray for the spirit of reconciliation. Lord, I pray for the spirit of reconciliation in families that are represented this afternoon. Lord, lahat ng mga pagkakahiwa-hiwalay, lahat ng sama ng loob, lahat ng conflict, Lord, is just going to be melted away in the name of Jesus. Lord, I declare this, for this is your church. Panginoon, salamat po. Muli ay iniaalay ko sa iyo ang iglesia mo. Muli ay iniaalay ko sa iyo, Lord, ang pinaghirapan mo. Lord, muli ay inialay ko sa iyo ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo, Lord, ang pag-aalay na ito sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Please remain standing. I would like to have another challenge. Kapatid, kung naririto ka sa kauna-unahang pagkakataon, dahil ay pangalawang beses mo nang dumalo, pangatlong beses, hindi ko alam. Ngunit naririto ka at alam mo na putol ang ugnayan mo sa Panginoon. You know, ikaw lang ang nakakaalam nun. Si Lord pati nalalaman niya na wala kang ugnayan sa Kanya. Marahil ay kilala mo siya noon, ngunit tumiwalag ka sa Kanya. Marahil ay alam mo na tinatawag ka ng Diyos. At ngayong araw na ito, siguro kanina habang nag-preach ako, nangungusap sa iyo ang Panginoon. Kapatid, huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Katulad mo lang ang bawat isa sa amin. Kami rin ay makasalanan katulad mo. Ngunit kami ay pinatawad na ng Diyos. Katulad ng gagawin niya sa iyo ngayong hapon, patatawarin ka ng Diyos. Tatanggapin ka niyang muli. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. The Lord loves you, and that is the very reason why you are here. Naririto ka dahil mahal ka ng Diyos. At kung naririto ka at alam mo na tinatawag ka ng Panginoon, ulitin ko ulit, huwag kang natakot. Huwag pong pansinin ang kapaligiran mo. Walang kukutya sa iyo sa lugar na ito. Nais ko lang na ipanalangin ka. At sa mga sandaling ito, kung nais mong tugunin ang panawagan ng Panginoon sa iyo, your life will never be the same again. Isang bagay lang, nais kong gawin mo. I just want you to lift up your hands wherever you are. And I am going to pray for you. Yes, thank you for that hand. Yes, thank you for that hand. Is there anyone else? Nais mong isuko ang buhay mo sa Panginoon. Yes, thank you for that hand. Is there anyone else? Hallelujah. Ikaw na nagtaas ng kamay, can I invite you here in the front? I want to pray for you right here in the altar. Come, huwag ka mahiya. Come. Hallelujah. Just come over. Hallelujah. Yes. Can you feel the presence of the Lord? The Lord is here. Hindi ako yung kapatid. Ang Panginoon ang nangungusap sa iyo ngayon. Yes. Thank you, Lord.
Hallelujah. Sige kapatid, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Alam mo, pag tinaas mo ang kamay mo, yun ay tanda ng pagsuko. Sumusuko ka sa Panginoon at sinasabi mo, Lord, I surrender my life to you. Okay? So, sumunod ka sa akin panalangin. Sabihin mo, Lord Jesus, salamat po sa mensahe na aking narinig. Salamat, Lord, sapagkat mahal mo ako. Lord, alam ko na napakarami kong pagkukulang. Napakarami kong mga kasalanan. Napakarami kong maling desisyon na ginawa sa aking buhay. Patawarin mo ako, Lord. Linisin mo ang aking buhay. Nais ko, Lord, na magbalik loob sa iyo. Lord, sa hapong ito, isinusuko ko ang aking kahapon, ang aking kasalukuyan, at ang aking bukas. Sa iyo, Lord, ay iniaalay ko ang buhay na ito. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat, Lord, sa bagong buhay. Salamat, Lord, sa paglilinis mo sa akin. I love you, Lord Jesus. Father, in the name of Jesus, as I lay my hand over this head, Lord, I pray in the name of Jesus, Lord. Dalangin ko na mag-take over sa kapatid na ito, Panginoon. Sa kanyang puso, ang banal na spirito. Sa ngalan ni Jesus, pinuputol ko ang lahat ng ugnayan sa kahapon. Pinuputol ko ang lahat ng ugnayan sa kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, Lord, I pray that you will make this woman a brand new life. Thank you, Lord, for the joy of rejoicing. And Lord, thank you. Thank you, Lord, for the Spirit of God. You know, salamat po sa kapatawaran. Salamat, Lord, sa paglilinis. Salamat, Lord, sa panibagong buhay na sa pagbabalik loob ng aking kapatid na ito. Lord, ano man ang dahilan na hindi siya magkaroon ng breakthrough, Panginoon, Lord, ay pinuputol ko na ngayon ang mga bagay na iyon. Ang kapatid na ito, Panginoon, ay magkakaroon ng breakthrough sa kanyang spiritual life in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, salamat, Panginoon, sa kalayaan. Lord, salamat, Panginoon, at ang tanig ka lang ito ay iyon ang nilagot sa ngalan ni Jesus. Father, Lord, I pray. Lord, ikaw ang nakakaintindi ang kahulugan ng mga luhang ito sa ngalan ni Jesus. Lord, I pray that the joy of the Holy Spirit will be upon this woman. Right now, ano man ang kanyang kabigatan, sa ngalan ni Jesus, Panginoon, nadalangin ko na pasanin mo, Panginoon, ang kabigatan ito sa ngalan ni Jesus. Lord, thank you for the Spirit of the Lord. It's your portion right now. In the name of Jesus, pinuputol ko ang lahat ng ugnayan sa kasalanan at nakaraan. Lord, sa ngalan ni Jesus, sa iyo ang pagpapala, sa iyo ang biyaya, at sa iyo ang kagalakan. Hallelujah. Awitin po natin, minamahal kita. Sinasamba kita.